Today is February 11, 2022. There are 6 Filipino crews for Winfar 626. Talago Joel Apole. Ignacio Ramil Delica. Tatlong Hari Jeffrey Enriquez. Bejerano Chris Anthony Banico. Galan Adrian Pasha. Mura Juvenal Salva. And these are the contract signed. Ang
amo o kapitan, maaari mo ba ang oras ng trabaho at palitan ng ibang araw ng patungas? Part ito, labor protection. Kung ano pa nalagaan ang iyong kaligtasan ng trabaho, dapat iyanin ng amo ang nais sapat at mag-design ng kagamitang pangligtas sa barko. Tulad ng life boat, life vest, salvavita, at iba pa. Sa pagkakasakas ng trabaho, magbibigay ang amo ng mga kagamitang kinakailangan sa trabaho, tulad ng bota, kwantes, damit ng panganib, at iba pa. Pangulo, sakit at aksidente. Kapag nasugatan ka o nagsasakit, dapat dalahin din ang amo at magpagamo. Lalo na kung nasugatan o nagkasakit ka na sa trabaho, dapat bayaran ng amo ang gastos sa pagpagamo. Kung sakaling hindi ka magpagaling agad o magpapamatay, ikaw at ang iyong mga pag-aari ay ibibigay sa nakakabang tao. Ang pagsasagot sa gastos sa pagpapauwi sa iyo, makikipag-ugnay ang broker sa pamilya. Aayusin ang iyong mga dokumento at mabayaran ng insurance. Ngunit kung hindi dahil sa trabaho ang iyong sugat o sakit at hindi ka makakapagtrabaho sa madaling panahon, maaaring walang bayaran ng amo at mapaagang makansela ang iyong kontrata. Pangsiyam, servisyo ng broker. Mga servisyo ang bigay ng broker. Ayusin ang mga dokumento na kailangan ko trabaho sa barko sa tayo. Pagpatid sa lugar ng trabaho at pagsundo sa pagkatapos ng broker. Tulungan kang matigitap sa amo. Dapat rin sabihin sa iyong broker ang mga patakaran sa trabaho at sa mga mga eskwero ng medical examen sa hospital, pagsalin, at pagsanggol. Dapat matandaan ang emergency telephone ng broker agency. Tama pa sabi agad ang iyong problema. Sa pagtatanggol ng kahan mo at broker, nakasulat ang halaga na dapat bayaran sa pagproseso ng papeles, medical exam, at iba pa. Hindi dapat malingin ang halagang hindi nakasunod sa kontrata. Pangsanggol, utang. Kapag kailangan mo pangutang sa amo o sa broker, o hindi lang sila ng bayaran nila nila, dapat isulat sa papel ang taong pinagkakautangan, halaga, at paraan ng pagbayad. Iyakin mo sa sarili kung pinahan at magyan ng tama. Hindi maaaring lumabag at tinuman sa pagkasundo ang paraan ng pagbayad at hindi maaaring patasin sa sakot ang amount of muta o penalty. Pang-11, makaibang pangangailangan. Kung dahil sa religion, kapag-alian, at may mga bawal o makaibang pangangailangan, sabihin agad sa amo, broker, at kapitan. Pang-12, pananagitan. Ito ba ang kontrata at sumunod sa batas? Sumunod sa utak ng amo at kapitan. Huwag natin ang kasama at huwag makipag-awa. Huwag nanonira ng gamit at huwagin ang trabaho. Hindi sumama sa paglaot at iba pa. Bawal ang baril, bala at ano. Upang madaling may ayon ng broker ang iyong mga dokumento, dapat magbigay ng tamang impormasyon. Kung dahil hindi tama ang impormasyon, at nagkaroon ng problema sa iyong pag-alis, sabihin mo iyong pag-alis. Pang-13, pagdabag sa kontrata. Kapag nais mo agahan ang pagkata sa kontrata, dapat bigyan ng pag-iiso ang amo o broker. Kapag napaala ang pagkata sa kontrata, o lumabag sa pananagutan, at nagulong magkontrata sa amo o broker, malito kung may dahilan kang hindi mo kayang pigilan. Kung hindi, dapat mong sabihin ang kompensasyon. Ganoon din, kung binaago ng amo o broker ang pagkakas ng kontrata at nagbuno ng pagsala sa iyo, kailangan nila ang sabihin. Ang gabing ang kontrata. Dapat mong bigay ang amo at broker sa sapat na oras upang masakit mo ang nilalaman ng kontrata. Matapos mong maunawaan ang iyong mga karapatan at pananagutan, magbibirma ng kontrata sa amo sa tayo at isang kontrata sa servisyo ng broker sa tayo. Tandaan, dapat may kopya pa nito ang mga kontrata. Nais namin magkaroon ka ng ligtas at maayos na trabaho. Kapag nagkaroon ka ng
8862-8073-3141 o magreklamo sa TECO, observer o investigador o maaaring sa pagbalik ng barko sa Taiwan, magsabi sa bumibisita ang opisya. Nais ng Fisheries Agency, masaya ang tao at payapang